Mga kwentong pambata. Ang mga patak ng ulan. Napakaganda at sigla ng araw na yun. Ang grupo ng maliliit na patak ng ulan ay nagising na sa kanilang ulap, puno ng buhay, at masaya ring nakatira sa maganda at kulay asul nilang tahanan. Oh, ang mga araw nila ay puno ng saya at tawanan habang naglalaro sila sa mga ulap. Makikita niyo ring lahat! Ngayon, tatalunin ko si Groupie sa karera sa Cloud 9! Kami naman ang mga kaibigan ko, maglalaro kaming lahat sa kabundukan ng Cloud Fluffy. Gagawa kami ng art gamit ang pitong kulay ng sinag ng araw. Oh, napakapalad nating maging raindrops. Magiging masaya ang araw na ito. Halikayo, tayo na! Sandali. Mukhang may trabaho tayong gagawin ngayon. Trabaho? Anong trabaho, Rainy? Tingnan niyo! Ano ba yun? Moisty, sa tingin mo ba, ang mga dahon sa puno ay maalikabok at marumi na? At tingnan mo yun! Naku po! Biglang lumiit ng sobra ang water hole! Tama ka, Droopie! Oras na para puntahan natin yun! Pwede bang bukas na lang tayo pumunta? May iba na akong plano sa araw na to! Ano ka ba, Moisty? Pagsama-sama natin itong ginawa, mas magiging madali ang trabaho. Kailangan nila ng tulong natin. Halika na! Sige na nga, Rainy. Tawagin ang lahat para makaalis na tayo. Kapag hindi tayo nagtulong-tulong, wala ni isa sa atin ang tiyak na makakatapos ng anumang trabaho. Ganyan nga dapat, Drips! Dun sa ilalim, lubos na naghihirap ang mundo sa matinding init at kakulangan ng supply ng tubig. Mami! Napakainit naman po! At uhaw na uhaw na rin ako! Pwede ba akong pumunta sa waterhole? Sige na! Anak, huwag kang pupunta malapit dun sa waterhole. Lumiit na kasi ito, kaya ang mga mangangaso madaling makakalapit sa'yo. Maghintay pa tayo. Ang mga kaibigan natin, ang mga patak ng ulan, ay sasaklolo. Napakababa ng tubig dito na hindi ko man lang mahigop nang walang buhangin o mga batong sumasama dito. Kailan kaya darating ulit ang ulan? Napakainit na. Hindi ako makapagtago ng matino sa tubig. Anong gagawin natin? Raindrops, dumating na kayo! Sige na, pakiusap! Masyadong tuyo at walang lasa itong damo. Halos wala na ang natirang damo rito. Pag hindi pa dumating ang raindrops dito, magugutom tayong lahat. Bukod sa mga hayop, ang mga tao rin ay desperado na sa paghihintay nila sa ulan. Ginawa na natin ang lahat ng makakaya natin. Binungkal natin ang lupa, nagtanim ng mga buto, pero pag hindi pa rin umulan, walang tutubong pananim. Kaya ano nang ibebenta natin? At anong ipapakain natin sa ating mga anak? At pati sa mga hayop? Manalig ka lang. Sigurado ako na ang mga ulap at ulan ay hindi tayo pababayaan ngayon. Sa itaas ng ulan, patuloy sa pagpito si Rainy para tawagin at tipunin ang lahat. Maya-maya pa, milyong-milyong patak ng ulan doon sa lumulutang ng mga ulap ang nagtipon sa langit sa harap ni Rainy. Kamusta kayong lahat? Tingnan niyo ang lagay ngayon ng mundo. Lahat ng patak ng ulan, tumingin kayo sa ibaba. Oh, ang lala na ng sitwasyon doon. Kailangan na nila ng tulong natin. Oo, ganun na nga. Kaya panahon na. Kailangan nating magpunta sa mundo at tulungan ng mga kaibigan natin. Sige na, maghanda na kayong lahat. Yay! Ayos! Ayos ang saya! Maya-maya pa, handa na ang lahat ng patak ng ulan. Mga patak ng ulan, baba na! Ngayon din! Sa mundo! Sa mundo! At bumaba na nga silang lahat papunta sa mundo. Libo-libo silang bumaba at bumuo ng napakaraming ulan. Ang mga puno, bulaklak at ibon ay nakita ang pagdating nila. Yahoo! Sa wakas, narito na rin ang ulan! Narito na ang ulan! Oo nga! Maligayang pagdating, mga ulan! Maligayang pagdating!
Kumusta, matandang puno ng oak? Ah, napakasaya ko talagang makita ka. Salamat sa pagdating. Ngayon, mababasa na ang mga dahon ko ng maayos. At sa wakas, ang hangin ay magiging malamig at sariwa na ulit. Mami, ano po itong mabangong halimuyak? Saan kaya ito nanggagaling? Ganito yan. Kapag ang ulan ay humalo na sa lupa, makakabuos silang dalawa ng mahalimuyak na amoy gaya nito. Ito ang pinakamabangong halimuyak sa lahat! Sa wakas, tumataas na ang water hole. Heto anak, uminom ka ng tubig. Ang lasa ng tubig ay malamig at sobrang sariwa. Kaya kong ubusin ang tubig sa lawa. Uminom ka na. Tingnan nga natin. Yahoo! Halika, makipaglaro ka sa amin. Halika, makipaglaro ka sa amin. Napakasaya talaga nito. Maraming salamat, ulan. Ang maliliit na hukbo ng patak ng ulan ay binasa ang lupa na siyang nagbibigay lusog at sigla sa mga ugat. At nagpalago at nagpayabong muli sa mga puno at nagpatubo sa mga bagong tanim na damo. Sa patuloy na pagbuhos ng ulan, tumaas ng muli ang water hole. Kaya ang mga hayop at ibon ay patuloy sa pag-inom habang masayang nagtatawanan at naglalaro. Ang mga patak ng ulan ay nakabuo ng maliliit na sapa na umagos mula sa mga bundok at naging malalaking ilog kinalaunan na umagos sa mga gubat at taniman. Kahit ang mga pagod ng tao at tigang na kalupaan ay sinalubong ang ulan habang tumutubo ang mga pananim at ang matinding init ng araw ay unti-unti namang humupa. Ang mga patak ng ulan ay nagbigay sa mundo ng panibagong sigla at buhay at kasiyahan. Masaya silang umagos, araw at gabi. Hanggang isang araw, nakabuo sila ng isang malaking parte ng katubigan. Ang karagatan. Masaya silang lumangoy at nag-surf sa mga alon nito. Yuhuu! Yuhuu! Ang sarap talagang mag-surf! Oo nga! Ang sarap talagang mag-surf! Ang sarap mag-surf! Ang trabaho nila sa mundo ay natapos na. Kaya dumating ang araw para kunin sila at ibalik sa kanilang tahanan. Ang mga sinag nito ay kuminang sa karagatan. Isa-isa, umakyat ang mga patak ng ulan sa sinag. At sa wakas, naibalik na sila ng araw sa kanilang malambot na ulap sa langit. Nagawa natin! Magaling ang ginawa ng mga patak ng ulan. Pero sandali, oh! Natutulog na ngayon ang mga patak ng ulan. Kaya hindi tayo dapat mag-ingay. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila, dapat din silang magpahinga. Tama naman, di ba? Gaya ng mga patak ng ulan, kung magtutulong-tulong tayo at gagawa ng may dahilan, magiging masaya ang trabaho at tiyak na mapapasaya ang bawat isa.